sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, Kiragiling pa amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo pepabaluane ing Birhen Maria. Aki nagiyan na lang ang mga Espiritu. Babu Maria, amit mo kaging grasya, ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya panamahan ing buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, ang Diyo ng Diyos, panalangin mo'y makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na yung namatayan ni. Amen. Adi ko, alipaning Ginoo. Magyayabod ka na ako. Andi yung ikas mo, Amano. Bapo Maria, amit mo kaking grasya. Yung Ginoo at iyo keka. Nuan ka kaling sablang babay. Nuan niya pa naman yung buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, ang Diyo ng Diyos. Panalangin mo yung makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na yung namatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, may katao niyang tao. At may isaw niya kaya katam. Bapu Maria, amit mo kaking grasya. Ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka kaling sablang babay. Nuan niya pa naman ang buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, ang Diyo ng Diyos. Panalangin mo kayo makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na yung kamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami, O Santang Induning Diyos. Bami ka pa ngayon tuliran, nabang nangin kay kapulangan sa Kristo ng Diyo tamo. Amen. Manalangin tamo. Pagkukalan mo sa akong grasya, Gino, ng Diyos, ding kalagwani, at ang pating pamamalita ng Anghel. Akilangin ang pagkatawa ng taong Jesucristo ang anak mo. Uwi na naman ang pamaylasan at kamatayan ng King Cruz. Apakalutan niyo naman sana, hindi ka rin pa ang sugin ng medye. Alaalang sa puwiti kang Kristong ginumi, yanasa. Ligaya king Igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. At hindi mo kayo isa siya ang ligaya, iba't ita bumulan, ngayon ang laman ina lang hanggang. Amen. Ligaya king Igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang ating buhay misa siya ang ligaya, iba't inang umulan, ngayon ang laman inalangagot. Amen. Ligaya king Igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang ating buhay misa siya ang ligaya, iba't inang umulan, ngayon ang laman inalangagot. Amen. Ilaginin pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN. Coming to you live from the news desk of DWPL-FM 91.9, this is Brightlight News. Maya pa, Bengi.
iniing Bright Light News. Palalaman ing debosyon kang Santo Niño, kapanyaw saning pari karing deboto. At para karing detalye. Amo yutan, ning mamuntukan ng Santo Niño de Pandacan Parish King Manila, ing Memalen, o ibalawus ing debosyon, King Anak o Jesus. Agpangkingkura paroko ng santuario, o i Father Andy Ortega Liam, maulagang mas palalaman ing debosyon King Santo Niño, at andaning makasundong kasalpantayanan, King Lugod ng Apong Ginoo. Ipanalangin ng Father Lim o ipagkalug ing kayadwanan ding debotong mumunto king santuario ning Anak o Jesus King Pandacan. Kaugneniti, kinulayt naman para king kasaupan i Father Lim karing kalasalpantayo, asaupan ing makabalawus apa magpasalese king Pisamban, alubus Mesira, king Silab inyang 2020. At andanang Mesilabya ing Pisamban inyang July 10, 2020. O agpang King Bureau of Fire Protection, pauli ning faulty wiring. Kabilang King Mesira King Silob, ing tres potensyas ning apataralang banwa o imahe ning Santo Niño, ing andador, globo at krus, abibitbitan ning Anaka Jesus. King kasalungsungan, makasundo ing pamipagawa at pamagpasalese King Pisamban, anya kukulayit para King Suporta, ing manibala King Pandacan Church. At ako po, Ichinchin Nugid, Maya Pabengi. This is Bright Light News. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN! Ikaw pa ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Impapawid, si Father Pep. Bakit po ito ang inyong pong station administrator ng 91.9 Bright FM, ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome po sa ating Tuesday episode ng ating programang Barkadahan kay Kristo. And dahil Tuesday, nandito po yung ating isang regular Tuesday co-host, si Sir Lori via Zoom. Yeah. At yung ating admin officer, si Sister Doris, dito sa radio studio. Kasama ko po dito sa loob ng radio booth natin. At halina't samahan niyo po kami, no, sa isang oras ng pagninilay at talakayan dito sa ating ebanghelyo sa gabing ito. At January 16 na tayo. Ayan. Tuesday, no? Second week, and of course, yung ating pong saint of the day, mamaya po himay natin itong kanyang napakakulay na buhay, no? Si Saint Honoratus of Arles. Ayan, no? At bumati muna kayo, yung ating mga co-host ngayon. Sister Lori, muna na kaking pamag-greet ka ng kakatang makiranda. Good evening po, Among. Good evening, Sister Doris. Good evening po sa lahat ng mga Pampanggenyos, taga San Fernando, buong Pilipinas, lahat tayong mga Pilipino. And of course, whatever is the time zone out there, good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng ating mga suki abroad. Kahit po gabi dyan, no, kaya madaling araw, eh, nandyan pa rin kayo. Kaya tinitape nyo, sabi nga po ng iba, nire-record and then nire-replay. So it's Tuesday once again. Maganda na naman po ang ating gospel ngayon, as usual, every day, every night. Ang tanong po ba, motivating question is, alin ang mahalaga, batas o tao? Yeah. Okay. Yun po ang ating opening, ano, parang teaser sa gospel ngayon. So, thank you, Mong and Sister Joyce, for having me again. We miss Sister Base again. Opo. So, sana po, next week kasama na natin siya. Stick around for an hour or so. Be with us po. Thank you. Yes, thank you so much, Sister Lori. And Sister Doris, mag-greet ka muna sa ating mga takapakinig. Opo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At yun nga po, Sister Doris po, na-miss lang po natin si Sister Base. Ang excuse po siya. Kasama, sinamahan po niya yung kanyang mother sa nag-out of town po sila. So, yun po, dyan lamang po kayo. At yun, makisali po kayo. No? Padala niyo po yung mga reflections niyo para po sa araw na ito. Salamat po. Yes, at akala ko may hangover.
Wala po, wala po. Sa birthday niya, no? Of course, nagpapasalamat tayo dahil in-invite tayo. Yes po, imagine. Talagang kitang-kita po yung kanyang mga friends doon. Talagang, pati po yung mga edad talagang. Hindi na-extend sa mga taga-Bright FM lahat kasi mga bagyat sa mga Bright FM. Yes, at ano na siya? Dapat ay welcome to the senior world. Grabe, no? Pero hindi mukhang senior si yes, Mr. Po. Base, no? Kaya po, siya daw po yung bunso. At pag marunong ka magdala ng problema, no? Apo. hindi lumilitaw sa mukha natin. Sino kaya Sister Lawrence susunod na magsi-16, no po? Oo. At basahin mo na yung text line numbers natin. Ano sinabi mo, Sister Doris, hindi magsisiksik? Ano yon? Ha? Hindi, parang... Hindi ka narinig. Oh, yun. Nagpapasalamat si Father, hindi mo ako nadinig. Mm-hmm. Kasi ang tanong ko, pagkatapos si Sister Base, merong susunod. Mm-hmm. Eh, sabi po ni Father, madaliin ko na daw ang... Text line numbers. Madaliin ko na daw po yung text line numbers. Parang may indikasyon na po bakit ako pinagmamadali sa pagbabasa ng mga text line numbers. O kasi alam naman eh, ikalimang araw ng aming Novena mass dyan sa... Ayaw po, no? Okay, at si Father Alfred, no? Right now, nagmimisa sa Santo Niño. Opo. Okay. So, para po karimbisang mag-share reflections, karingiting greetings, or na naman pong buriyo yung payabot, mag-text lamang po kayo kung kakatamong text line numbers para po sa Smart 0918-351-8282 at para naman po sa mga Sun subscribers 0942-357-4268. At ang atin naman pong Facebook page, ito po yung Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Pakibanggit nyo po ang inyo pong parokyang kinabibilangan para naman po makumusta po natin ang inyo pong kura paroko at ang inyo pong mga kaparokya. At para naman po sa ating YouTube channel, ito naman po ay may account na ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. And for our other social media accounts, for our Twitter account, the username is @radio_ASF. And for Instagram account, dito po ay may username na @ASF Radios. And for advertisements, magpa-advertise po kayo dito sa ating radio. You may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at 0949-609-5478. And of course, sa mga nais pong tumulong dito po sa ating pong station para lalo natin maipagpatuloy ang ating radio apostolate, you may send your donation through GCash account number 0905-319-4871. Makilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita rin po natin sa iba pa po nating mga kaibigan, kabarkada, kakaluguran na mayroon po tayong radyo na nakakatulong sa ating buhay panalampalataya para po sa ganoon lalo pa pong darami ang ating mga kaibigan at kakaluguran. Iyan naman. At sabay-sabay naman tayong mag-wave, no? So natin batiin ang ating mga FB viewers and listeners, no? All over the world. Salamat po sa walang humpay at walang sawang pagsubaybay ninyo dito sa iba't ibang programa po ng ating radio station. Yes, eh? At sana'y dumami pa. At yung ating, ano ba yung programang bago natin? Sa ating mga donors or sponsors. Yes, so, antabayanan niyo po ang ating pong kakaluguran community na po. Yan, o. Para mas makatulong sila, no? Yes, po. Tayo gagawa ng isang programa sa mga gusto pong maging members and of course, mga sponsors natin and magiging donors ng yes, ating radio station. Dahil kailangan natin ang suporta ng marami, no?
Yes, para maipagpatuloy natin itong ating radio apostolate sa ating archdiocese. So sana po ay samahan niyo kami, no, dito sa bagong programa po na Kakaluguran Community. Yes po. Ayan. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. Okay, Sister Lori, ika na mama sa aking kakatamong gospel. Okay po, Mong. Naka-ready na po. Mm-hmm. Pamamasaking may pabalita at pangkang San Marcos, Kapitulo 2, versikulo 23 hanggang 28. Minsan ay aldoning Sabat, maglakad ni Jesus at dingalagad na king asikan trigo. Kabang daralan la, may nakdut lang binutil trigo. Inya nga rang sinabi ding pareseo kang Jesus, lawan mo yung gagawin da rin alagad mo. Labag king kikatamong kautusan yung gawan da yan, king aldoning Sabat, king balianing Diyos. At may nga niya karing tinape, ami talaga king Diyos. Agpang king kikatamong kautusan, bukod mong ding pari ilang ating karapatan mangan kareti. Uning may nga niya'y David at dinina nalapa ding kayabe na. At nga na pang Jesus, mela lang ya ingaldo ning Sabat para king kapakanana ning tao. Aliwa ing tao, yang mela lang para king aldo ning Sabat. Inya ing anak ning tao, ginune ning aldo ning Sabat. Mayap ng balita ning kikatamong kaligtasan. Kapuyan keka o Kristo. Okay, Sister Lori, palagay ko malyari may umpisa ng kakatamong reflection eh. Kaya ng kakatamong gospel. Kanina narinig natin yung teaser mo. Kaya siguro ituloy mo na. Yes. Sige. Para po kasi maging anong tawag doon medyo mag-iisip po yung ating mga kasama. Ano ba yung gospel ngayon? No? Mm-hmm. So po ang palaging sinasabi natin na parang teaser talaga. Para po tayo ay magkaroon ng hinala. Ay, oo nga, maganda pala yun. Narinig niyo po ba ako kasi naka-off yung video ko? Opo. Yes, okay. Go ahead. Malinaw po. Mm-hmm. Dati na po nating nakuha ito nung nakatoka rin po kami sa araw na ganito mo. Pero syempre, we have different, even if we have the same gospels, we have different explanations, no? Mm-hmm. So ang una ko pong tatalakayin, yung nauna nating noong sinabi, ang importante talaga, hindi yung batas, kundi ang tao. The love and mercy and compassion of God na dapat po ginagawa rin natin. Kasi nga, sabi nga, man is made for the Sabbath, not Sabbath for man. Tawa mo, kapo ng ibang gospels natin na nagtatrabaho yung iba kahit Sunday. Kasi nga po, kagyari, mga healthcare workers, mga physicians, no, lahat po ng in charge dyan sa mga hospital, okay, mga security guards. It's for the welfare and well-being of man. Yun po yung number one sa atin na talagang itinalaga ng Panginoon at tayo naman po ay sumusunod sa ganoong mga kautusan. And then kanina po, nung tinignan ko po yung sa online mass kay Father Jason Laguerta doon po sa Maria Goretti. Napakaganda po yung explanation niya tungkol po sa Sabbath, no? Yung sinabi niyang ang sabi niya, we have to find our Sabbath. Kasi ang Sabbath nga raw po ito po ay para talaga sa tao, no? Man is made for the Sabbath and not vice versa. Sabi niya, find your Sabbath. It means space to care for yourself, for God. Mm-hmm. Find who God is in your life. Fill your life, your cup with joy, hope, and love. Not with formalities, hindi rigid, hindi mga laws, hindi mga kautusan na nagbaviolate sa karapatan ng tao o sa happiness ng tao. Yung kasing mga laws po natin, formalities, rigid o very tight, hindi ho ba? No? Walang emosyon. No? Nakakadrain yung emosyon at feelings na yon. So sabi niya, enjoy them fully, truly before God. Be filled with God, reconnect with God. No? Yes, we have to go to Mass on the Sabbath, but
sa kabila po noon, we have to pwera pa sa mass, sa mga prayers, rosaries, and novenas. Yung pong personal intimate relationship natin with God, no? Yun po ang importante. Be filled with God, we reconnect with God. It's time to recharge. Yung recharge na pagpapahinga sa katawan, oo. Pagpapahinga sa isip, oo. Pero mas maganda po yung mag-recharge tayo sa spirituality natin, no? We recharge with our spiritual life. We rest, we restore our spiritual life. We have the freedom to really practice our spirituality, ano po. So kailangan talagang tayo ay full of spirituality. Kahit nag-e-enjoy tayo, ini-enjoy natin ang Sabbath, ay importante po ay tayo ay maging aware, no, doon sa mga ganong bagay. Kaya dito po sa gospel natin, kahit kinain nila yung pagkain, no, doon kahit po dun sa templo with King David, ay importante po yung kapakanan ng tao. So to answer yung motivating question ko kanina, alin ang mas mahalaga, batas o tao? I'm reminded, di po ba, Mong and Sister Doris, yung meron tayong kasabihan, man is not above the law. Di ba, sabi natin yon, no? Sa worldly matters. Pero sa with God, na yan na yung po yung pinapasa ko sa na ipapasa ko sa gospel na ginawa ko po for today, na sabi ko, let us always remember that with God, man's welfare and well-being are over and above laws and not vice versa as in our world, for he is a God of love, mercy, and compassion. Sa atin po, sa atin mga tao, it's always law, no, the law over man, kasi palagi natin sinasabi, man is not above the law. Sa makataong paraan yon in our world. But not with God. With God, nauuna po ang tao, ang kapakanan ng tao. Yun po ang natututunan natin. Kaya kahit Sabat po, Sunday, o kaya yun nga yung sinasabi natin, Sunday Anticipated Mass, I remember one time, meron pong nagsabi, papunta na lang, pari po ito, papunta na lang siya sa misa. I think it was on a Sunday. I think it was Father Orbos in the past. Magmimisa po siya. Ang kaso, along the way as he was driving, meron po siyang nasaksihan na aksidente. Wala pong tutulong dun sa tao. So siya po ang tumulong sa tao, dinala niya sa hospital, pinray over niya. Tapos pinagbili niya, parang yung Good Samaritan, pinagbili niya. Then babalikan ko na lang, sabing ganun. So after that, he went to say mass na. And upon arriving at the church, syempre parang galit yung mga tao. Inexplica po niya, sabing ganun, yes, alam ko may misa ako, pero sa oras na yon, pagkakataon ko yung natumulong, sabing ganun, wala kasing tutulong sa taong yon, na-aksidente siya, sabing ganun. Kaya pagpasensyahan nyo na, and I know with this explanation, sabi niya, maiintindihan nyo ko. Kaya doon po natin nakikita na mahalaga talaga ang tao, no? Kesa sa Sabat. Kasi nga, pwede kang magmisa, magrosaryo, magnovena. No, kasi may mga taong before the Mass or after the Mass, merong nagrosaryo, nagnovena. Pero ang importante po, action eh. No? It's always what we say, faith with action. Faith without action is dead faith, sabi nga ni St. Paul. Kaya, isa katuparan natin, isa buhay natin ang ating pananampalataya. Hindi lang po lip service o sinasabi natin ganun. O kaya mga pakitang tao na mga physical aspects, no, sa pag-practice natin ng ating faith or pananampalataya. It has to be with action, concrete action. Huwag lang nating sabihin, gawin natin. Kasi po, yun ang tinuro ng Panginoon sa atin na dapat natin gawin sa ating kapwa. Kasi kung tayo naman po ang magkakaroon din ng ganoon na situation, na tayo ang nasa sitwasyon ng taong dapat tulungan, no, kahit Sunday, kasi kamukha ni Father Orbos, di naman po pwedeng sabihin niya doon sa aksidente, o sandali ha, diyan ka muna, mag-misa ako, tapos iiwan niya. Hindi po ganoon. Yun po ang isa. And then one time I also read, I think it was an article in the newspaper many years ago, I don't remember if it's Father Orbos, sabi niya nung pare, every day daw po merong isang babaeng matanda
pumapasok lang siya, palagi siyang nalilate, tapos nagko-communion. Tapos kaagad din siyang umaalis. Tapos tinanong daw po siya ng pare. Ang sabi daw po ng old lady, na kahit nahirapan na siya, nakatungkod, sabi daw niya, gusto niya talaga magsimba at makapag-communion. Pero sa bahay, merong naghihintay na may sakit sa kanya na kailangan niyang alagaan kasi walang mag-aalaga. So when she goes to mass, sinasabihan daw niya po yung may sakit, sandali lang ha, mag-attend lang ako ng mass, sabi. And then after that po, hurriedly, she leaves for home to take care of that sick. I think it was her husband that time. Wala na yata silang pera to get a caregiver. Yung mga anak nila wala na sa abroad. So she was the one taking care of the husband. Kaya para pong doon natin nakikita na because God knows our interests, our motives, no, our desires, our inner desires and motives. Siguro po doon sa kasong 'yon naiintindihan at naintindihan ng Panginoon ang ginawa ng old woman na 'yon na nagmimisa siya, yes, nagkokomunyon siya kahit hindi niya makumpleto yung mass, pero meron siyang action na ginagawa. She takes care of her or she took care of her sick husband. Kaya parang na-excuse po siya ng pari noon. Kaya doon po natin nakikita na talagang man was made for the Sabbath. Thank you po for the meantime yun muna. Thank you. Yes, and I think that's very true, no? Talagang ang priority ng ating Panginoon, of course, any laws, no, dapat it should cater, no, to the welfare of a person or an individual, no. At ito'y malinaw dito sa ating gospel nito, that parang human needs, no, it takes priority over laws. Yan. Thank you, Sister Lori. And Doris, baka may gusto kang idagdag dyan. Opo, yun nga po. No? Mas mahalaga talaga ang tao. Sabi nga ni Sister, no po, alin ba yung mahalaga? And yun nga po, we believe, Father, na talaga naman kaya nagkakaroon ng loss kapag ka medyo lumalampas ka na dun sa nawawalan na ng lugod. Ika nga. So kaya lang siguro po noong mga panahon na to, anong nangyari, puro trabaho na lang. Yeah? Parang wala nang pakialam dun sa, yun nga, sa devotion or dun sa pagpunta sa pag-praise, pagpapasalamat. Kaya na-create yung Sabbath. But, magkakaroon ka ng sin of omission naman kapag ka meron kang mabuting ginagawa. Pero ang ginawa mong excuse ay dahil ganito. Yeah? Araw kasi ng pagpapahinga, kaya hindi kita pwedeng tulungan. So, it is being reminded, this gospel is reminding us kapag meron kang pwedeng magawa sa tao, gawin mo. No? Kasi sigurado, mas gusto yun ng Diyos kaysa doon sa mga, ginajustify mo yung iyong hindi pagtulong. At minsan din, nakita ko din po dito, yung huwag kang judgmental. Hindi porke yung tao, yung kinuwento nga po ni Sister, no? Na kaya pala na-late sa misa, kaya nakakapag-nahabol lang ay yung communion kasi merong napakahalagang dahilan. So kung tayo yung nando sa paligid, isa tayo dun sa nasa paligid nitong mga tao na to, huwag mong pag-isipan ng masama yung gumagawa nun because ang sana makita natin yung effort ng tao. And of course, ayun, maski tayo din po, ayun nga, sabi nga ni Sister Lori, alam natin dapat na itong Sabbath ay na-create para doon sa para doon sa tao. Hindi siya gagawin mo siyang excuse para huwag gumawa ng masama. Ng mabuti. Yes. Oh. Ito'y kasama sa mga 10 commandments, diba? Make holy the Sabbath. Yes. Yung yung equivalent sa atin, yung Sunday. Diba? At totoo naman talagang ito po'y araw ng in a way, pagpapahinga, lalong-lalong sa mga Hudyo, no? Kasi they take this literally at kind of work, no? For that matter. Pati nga itong ginawa ng Panginoon para sa kanila,
Kaya trabaho ito, ano? Yung ano ba ito? Yung pagkuha ng ano to, mga mais ba ito? Mm-hmm. Trigo. Binutil na trigo. Sabi nila to. Anyway, I think malino mo naman itong ano eh. Itong sinasabi ng ating ebanghelyo that sana ito nga yung pagsisimba po, well, talagang maganda naman yan, no? It's especially when the call to us is really to make our liturgical celebration, especially the Eucharist, na isa pong makahulugan ang ating ano, no? Meaningful liturgical celebration. But it should not end there. Kaya nga kung minsan may gap eh. A serious gap ito. At dito ko nakikita talaga yung ating pong you know, pananampalataya or religion for that matter, eh dapat hindi, di ba, hindi tumigil dyan sa mga external liturgical practices natin, no? Kaya nga yung misa po, kaya na sinasabi ng pare, the mass is ended, no? Go in peace. Okay. Ay, tapos na misa. Totoo po, yung liturgical celebration, yung celebration natin ng misa tapos. Pero po yung diwa, yung spirito, at kung yan, may invitation, may challenge sa atin yan eh. So, this is really actually, parang ang gap dito yung how a liturgical activity just like the Eucharist should be transformative in such a way that eto nga po, no, dalhin din natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi nga kung minsan yung ating mga religious practices, naku, parang walang connection sa ginagawa nating, you know, everyday living, di ba? Kung minsan hindi tayo nagwi-witness, yan. There is always, after a liturgical services, a service, there is always that challenge or that call to action. Kailangan isabuhay mo naman ang narinig mo, pinagdasal mo, and you receive the communion, di ba? Hanggang dun lang ba yon? Yung parang, sige, I receive communion already. Pwede na yon. Nagbigay ako ng, ano ba, ng konting donasyon. Okay? Sa misa. Okay na yon. Parang minimalistic lang tayo. No? Dun lang tayo sa minimum. Pero I think, hindi pa po nagtatapos ang misa. Lalong-lalo na yung, ito nga, no? I think all religions for that matter, eh? Kung ang isang religion eh parang hanggang doon lang sa loob ng sa ritual, yun nga sa mga practices o kaya mga liturgical, no, external celebrations natin na hindi ka parang tinutulungan ng itong pananampalataya na ito eh maging mabuting Kristiyano. Yun nga yung about helping other people, no, loving especially the least and the last. Opo. Ginaganap po natin ang talagang spirit ng misa doon sa halimbawa yung pakikitungo mo sa kapwa mo, especially yung nangangailangan. Ito nga dito eh ang laki ng pangangailangan, no? Yun nga. Halimbawa lang nagsimba ka. Tapos may makita ka na medyo gutom na gutom yung itong taong ito, di ba? Eh, pagka dinedma mo, o kaya parang wala kang nadaramang, ano ba yun, compassion ba yun? Yan, o malasakit. Parang out of tune tayo. Parang yung misa natin, eh naging external religious, no, or liturgical practice lang. Mukhang mababaw. Hindi ko sinasabing walang value yung nag-attend ka. Pero mukhang ang kahulugan nung inatenan mo, eh hindi nasasalamin sa ginawa mo outside the church. Diba? Kaya wag po natin isipin na parang ang misa ay nagtatapos sa simbahan. Hindi po. Dahil nga dito, ang linaw-linaw ng ating Panginoon, eh kulang tayong pagmamahal, lalong-lalo na sa ating kapwang nangangailangan ng ating tulong. Naku, eh hindi po tayo talagang parang nagiging tinapay, no? Ang katawan ni Kristo na tinanggap natin, di ba? You know, we should
we should be able, no, to have that heart, that compassionate heart, to really break bread with the hungry, no, kung ano yung man yung pwede nating maitulong diyan. Kasi po parang nagmisa nga tayo, pero hindi, sabi nga, hindi ano ba yan, tumagos sa puso natin, hindi tumimo, o kaya it did not parang touch base, no, our heart. you know what I mean, ha? Kung minsan maraming ano, ganyan tayo, eh, no, let's face it, no, yung mga Kristiyanong kung minsan yun nga, yung magsisimba, pero you know, walang epekto dun sa pang-araw-araw na buhay, no? Father, parang ano yan, no? Yung dasal mo ba ay nagiging asal mo? Yun. Kailangan kasi, ano eh, it should continue, no? Mm-hmm. It should lead us, no? To a, of course, no? A transformative attitude, no? Mm-hmm. To be a better person, no? Magiging mature tayo sa ating pananampalataya. Otherwise, parang, ano lang, naku, parang pakitang tao lang, o kaya it's just another ano ba yun, appointment or schedule. Yes. Diba? Yung nga yung iba eh, oh, sige, I will just meet you sa sumahan. Magsisimba ka ba? Magsisimba ako. Doon na tayo mag-usap, no? Parang yung iba na nagiging meeting place na lang yata yung misa. No? Again, we do not judge sa people's intention. Of course, only God knows, no? Pero kung minsan, ito nga, kung may medyo tinatamaan tayo ng konti, siguro wake up call lang po ito sa ating mga church goers especially, no? Because the mass actually should not only be a liturgical celebration. Fine, parang wow, nagkaroon ako ng karanasan ng mahal banal. Religious experience sa misa, no? Magaganda yung mga awitin, yung mga lectors, commentators, eh, magandang mahusay na nagbasa. O si Among, maganda yung humili niya. Diba? Masaya dahil yan, nagpipisbi video tayo dyan sa loob ng simbahan. Diba? At kung minsan eh, medyo pakaway-kaway pa tayo. It's a nice feeling to have a very meaningful liturgical celebration. Pero sana po, wag nating iwanan, okay, yung spirito ng Eucharistia dyan. Kasi nga, you know, the Eucharist is not just a quote-unquote, no? Parang, ano ba, a nice experience with the Lord, no? An encounter with the Lord. It's really an encounter with the Lord, pero you should be able to also encounter the Lord outside the church. Diba? Hindi lang dun sa pagsisimba po natin. Doon talaga nangyayari yung diwa ng ano eh, ng misa, ng Eucharistia. Yan po ang Sabbath natin, no? I think ang talagang purpose ng Sabbath, of course, it's about rest so that we can focus more on God. We can praise Him, no? Eh, alam po natin naman ng ano ba yung kinatutuwa ng Diyos, di ba? Ito po, pagkay tumulong tayo sa kapwa natin, naku, that is the best way to love God. Diba? Hindi lang po sa ating mga panalangin. Of course, God appreciates that, you know, we come together at the Eucharist, praying together, singing together, listening together. Maganda yan. Pero sana po yung ating encuentro sa Panginoon, bawat misa natin, no, ay talagang kailangan po tatagos yan sa puso. At eto pa, kailangan ilabas po natin, no? Because we are bringing with us the Lord, no? Dahil nga nag-communion po tayo, tayo'y mga tabernakulo, sabi nga ni St. Paul, di ba? I think that was the second reading last Sunday. Kaya nga, no? Bringing Jesus, no? Outside the quote-unquote, the parish church, di ba? Ang ganda po na may mission pala ang bawat misa sa atin, no? Okay, baka may dagdag kayo, Sister Lori. Opo, mo, di ba? Sabi niyo yung ngayong last part at the end of the Mass, di ba? We just don't say
thanks be to God. Mm-hmm. We just say, the mission begins, hindi mm-hmm. ba? That's right. So application po ng ating pinagmisa ang ating gagawin outside the doors of the church where we have had the Mass. So we go beyond the Mass, mm-hmm. beyond it, by practicing it in our lives. Mm-hmm. Mahirap po minsan kasi we have limitations, no? Our own physical o kaya financial limitations, pero dun sa makakaya natin, we extend help. Yung ang sinasabing ano, gagawin mo, yung natututunan mo, yeah. Yung especially po, yung compassion natin for men. Mm-hmm. We're always busy with our work, masyado tayong, kung yan, aligaga, no? Alam mo, pagkatapos ng Sunday Mass, bukas, Monday na naman, sasabihin mo, may work na naman. Pero let us not lose the real essence of the Sabbath, no? God first, di ba yung palagi natin sinasabi sa song, seek ye first the kingdom of God and the rest will be added unto you. Kaya parang gawin po natin talaga, kaya yun po ang reason bakit ginawang first day of the week ang Sunday, it's because God first. Tapos you offer everything up to God dun sa mga gagawin mo for the whole week, no, yeah. of that week. Kasi kung wala ang Panginoon sa ating buhay, sa ating trabaho, sa ating mga plano, we will not be successful po in our everyday work, in our everyday plans, no? So God first in everything. Kailangan mauna muna ang Panginoon. Kaya ang Sunday, ang first Sunday of the week, yun po. Ang sa akin personal na nakikita ko, no? Mauna muna ang Panginoon and then the rest of the week, nandiyan siya, tutulungan ka. And of course, syempre, we have to pray every day from morning until night. Pero yung Sabbath na yon, yung pinaka-importante, 1 hour lang naman eh. Kuminsan, madali lang naman yung pag-travel eh. Gawin na natin 2 hours, travel to and from the church. And yeah. Pero at least yung 1 hour or 1 hour, 10 minutes ng misa, parang nare-recharge po tayo. Okay. Kaya yun po ang ating dapat gawin. God first eh. Hindi po yung ibang bagay. Okay. Those will come later on. And yun nga, magiging successful po tayo sa ating mga gawain, sa ating mga plano, kung kukonsultahin muna natin ng Panginoon, ihahapag muna natin, no? We bring to God everything. Sa paanan ng Panginoon, sa kamay ng Panginoon, ibigay natin ang lahat. And we will never go wrong. Okay. Thank you, Sister Lori. At mag-break muna po tayo dahil medyo lumampas po tayo sa oras. At pakinggan po natin si Among, no, sa kanyang Connect Ka Katekista program. Sa ating mga gusto po maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters, and then space, your full name and then slash, the name of your vicariate parish or your school. Ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. Registered, makatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord. Kung may mga kahilingan kayo, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin, no, sa ating daily prayers and daily masses. We would like to thank si Cezon Basco of Our Lady of Victory dyan sa Daumo, Balacat, Pampanga for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Katekista program. Okay, mag-break muna po tayo. Pakinggan natin ang iba't ibang mga paalala. And of course, ang ating awitin by Bukas Palad Music Ministry. Ang title po, The Lord of All. Pakinggan po natin ito. Hiding from all those against me, you delivered me from my enemies. Humbly I will praise your name. I have fled in shame, taken every blame, longing for you. Have
Second count. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology. For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030. Biglang sumakit ang tagiliran ko. May bato daw ako sa kidney. Di ko matiis ang sakit. Subukan ko daw ang kidney care. May epekto siya sa akin. Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang UTI ko. Salamat sa kidney care. You care, we care. Kidney care. 1, 2, 3, wash us up. Ariel 3P. Super tipid. 650, gaga laba. 1, 2, 3, wash us up. Ariel 3P. Super galing, maglinis. Tanggal man siya. Ariel 3P. 650, gaga laba. Pili na. Lab tested on choco drink and mud soil on cotton and polyester. Results may vary. Ariel tipid. Mas tipid na up to 3 times washes. 6 pesos and 50 centavos. Kada laba. Magbalik ya po, embarkadahan kay Kristo, dimdam tayo ang kantang The Lord of All by Bukas Palad Music Ministry. Ayan po, nabakante na po ang pwesto ni Among Pep, ni Father Pep, kasi po punta na po siya ng Santo Niño. Pero syempre, dito pa rin po, of course, ang at via Zoom po, ang napakasipag at napakaganda. Kita niyo naman po, no? Blooming, no? Kahit naka-red si Sister Lori, ayan. Wala nga lang po si Sister Sister Base ngayon. Ayan. Pero next week, nandiyan na po siya. At bago po natin ituloy ang ating pong mga sharings ng reflections, hello po muna sa ating pong mga kabarkada, ating mga kakaluguran via Facebook. Hello po, Miss Agnes Ablan, Jojo Bien, Onina Vlog, Henry Barles, Edgar Makapagal,
Emily Maniti Castro, Ron Evangelista Roque, Joey Perez, Osang Quaresma Tanakaan, Kimberly Espanilla, Tita Paz de Jesus, Annettes, Jane Sampang Ivasco, Sir John Raymond, David Sapno, hello Sister Pilar Cole Ocampo, Ronnie M. Francisco, Wilbert Christian D. Bunagan, Tay Gelbolingo L., Maria Lourdes Manalili, Jesse Ocampo, Lourdes Aquino Chua, Rene Carrion, Rolando Lorina Sikat, Sir James N. Pasamonte, Nortec Mroa, M. Roa, Florence Cabrera, and Jerome Fernando. Happy viewing po sa inyong lahat. Salamat po. At para naman po sa ating mga comments through Facebook, sabi po ni Mamang Helena S. Garcia, Maya Pabengan po, among bro, and sis at karing kabikigay tamo po. Admin and staff, magrasyang bengingan po kay katamo. Maraming salamat po, Miss Angelina. And of course, ang ating daily sharer, no, na reflections po. Galing po kay Brother Amando Mananquil. Lord Jesus teaches us that common sense, not rigidity. Narrow-mindedness should prevail. The law of Sabbath should be applied with compassion and love. Human needs had precedence over regulations. Laws are meant to serve, not to oppress. O nga naman. Thank you po, Among Pep. All in Tuesday episode and all KBKK out there watching and listening. Good evening po. Salamat po, Brother Amando. Talaga naman po, no? Laws are meant to serve, not to oppress. Yan. Okay. Thank you po, Sister Lori. Your turn. Yeah. Sister, yung sa akin as usual, pupunta ako dun sa page nila, no? Yes. Kasi nandito na sa ano, sa page, sa mga messages. Yung kay Sister Yan at saka kay Brother Iber. Okay, yung kay Sister Yan, often we see God as a set of obligations like Sunday Mass that need to be done quickly so we can attend to quote-unquote important matters of life. But God made laws for man's good, not for his compliance as slave. God became lowly son of man to be with us always, not just at Mass but also at work, play and rest. Man looks on the outward appearance but the Lord looks into the heart as in the first reading. Mere outward the compliance of laws blocks a meaningful relationship with Jesus. Jesus invites us to change our attitude, to see God's laws as the ways that he makes known his loving and guiding presence, steering us along the path toward green pastures of blessings. Thank you, Sister Yan. Then yung kay Brother Iber naman, Jesus, the son of David and the son of man, a title for the Messiah, declares that he is Lord of the Sabbath, quote and unquote. Jesus healed on the Sabbath and he showed mercy to those in need. All who are burdened and weary can find true rest and refreshment in him. Do you honor the Lord in the way you treat your neighbor and celebrate the Lord's day? Ang sabi niya sa prayer, Lord Jesus, may I give you fitting honor in the way I live my life and in the way I treat my neighbor. May you honor the Lord's day as a day holy to you. May you always treat others with the same mercy and kindness which you have shown me. Free me from a critical and intolerant spirit that I may always seek the good of my neighbor. Amen. Tapos yung kay Ma'am Elit naman, nandito sa maliit na cellphone, medyo mahirap kasi pero I'll try kung paano ma-ano kasi mahirap dito yung pag-scroll down. Ito yung nabasang cellphone. Sabi ni Ma'am Elliot, gospel call, let us obey laws not out of fear nor for compliance only, but out of respect for order and sacredness of life, for good and justice, obedience with love and compassion. Okay, thank you po, Ma'am Elliot. Thank okay. you po. Thank you, sister. Okay, okay. na siya, sis. Uh-huh. Ayan, thank you very much po, Sister Lori. Ayan, Sister Lori, meron ka pang dagdag na sharing bago tayo pumunta sa Saint of the Day? Yeah, yung kaninang nasabi ko yung tungkol sa work, no? Yung sinasabi kasi doon sa nabasa ko rin, yung sabi niya, we're always so busy and active.
that we have forgotten the true essence of the Sabbath. Yeah. We live in order to work, and thus we neglect what is truly most vital in our lives. Work is important as it provides income for us and our families, but let us ask ourselves, we place so much importance on our jobs, building up our careers and businesses, and striving to make more money, that we have in fact no time for our families and even for God. Jesus is the Lord of the Sabbath and the Lord of our lives. Let us never take our relationship with Him for granted. And then sasabihin nga natin sa Kanya, may He be the Lord of our lives, that we may walk in His light and His love. Sinabi ko kanina palaging we are always, sandali, medyo nawawala. We are always indebted to Him. Yes. Kung wala siya, wala naman tayong magagawa sa ating buhay. Kaya sabi ko nga yung Sunday, yun ang first day of the week, idulog natin lahat sa Kanya. Yes. And then, of course, whatever is needed to help man, kahit yung nga yung sinasabi kong, di ba yung mga nagbabantay ng mga may sakit, excuse sila, di ba? Mm-hmm. Minsan kasi may mga sabi nila, guilty, di sila makasimba. Especially nung wala tayong mga online masses. Sabi ko, God knows the inner recesses of our hearts. Kaya kung hindi ka makaalis, nagbabantay ka ng may sakit, maintindihan ka ng Panginoon. Mm-hmm. Tapos kung pwede ka sa online mass, sabi kong ganun, mag-attend ka kahit doon sa misang yon ka ako. Pero kung minsan, kung siya lang talaga ang nandoon sa room, for example, sa hospital o sa bahay, kahit nakikinig ka lang, even if you are attending to the needs of that sick person, sabi ko. Kasi marami kasi ang nagigilty kung minsan yung hindi sila makasimba kasi mm-hmm. nagbabantay ng may sakit. Yes. Mm-hmm. We're very much thankful now that we have the online masses, no? Yes. Since the pandemic. So lahat, wala nang excuse dapat yes. na hindi makasimba. Okay, yes. Thank you. Tama, thank you, Sister. Sister Lori, may copy ka ba ng Saint of the Day natin? Meron. Medyo ayan. Pupunta na naman ako doon. Ano? Okay. Kasi nga, nahihirapan ako dito sa ano. Oh, nandito ako sa KBKK. Okay. Hina ang signal kanina nung tumawag ako sa'yo. So habang hinahanap mo, sis, magbabasa muna ako ng announcements. Okay lang? Yeah, okay lang. Okay, okay. Lang. Yeah, opo. Antabayanan po natin ang ating medical mobile clinic. At ang kanila pong schedule ay, ayan po, no? Sa 18 po, bukas po, the next day po, 18, Sagrada. Nandun po sila sa Sagrada Nikki Masantol. And on the 19th, nasa Santo Niño, Santo Tomas. Para po sa inyong tanong, no? Gusto nyo po silang tawagan ahead of time, kontakin nyo lamang po 0926-347-3524. Ulitin ko po, 0926-347-3524. Muli po, ito po ay handog ng ABCs for Global Health. Ayan, salamat po sa kanila. And of course, sa mga nais pong tumulong sa Holy Childhood Sunday Feast of Santo Niño, ito po ay sa January 21-24, ang kanila pong panawagan. Ito po ay galing sa Pontifical Mission Societies of the Philippines. Ayan, maaari nyo po silang tulungan, no po, para po dito. Ang kanila pong mga accounts ay nasa Metrobank at saka nasa BDO. Banggit lang po ako ng dalawa, no po. Para sa Metrobank, you may send your donations at savings account PESO 0913-0915-15432. Yan po. At ang kanila naman pong BDO account, for current account for PESO 0065-780-10868. Ayan po, pwede nyo po silang matulungan dyan po sa mga accounts na yan. Ayan. At ngayon nga po, National Bible Month, at ang kanila pong tema, The Breath of New Life. At syempre din po, pinapalala din po natin ang Vocare 2024 na magaganap on matagal-tagal pa naman, February 17, 2024 at Mother of Good Counsel Seminary, Del Pilar City of San Fernando with the team Abe, Kayantabe, Tatanguking Metong Asuyo. So, i-block nyo na po yung schedule na yan para po ito sa ating mga kabataan, no? Na merong
calling, ika nga. Or kahit wala pa po, baka sakali, no? Ito po ay magsisimula ng alas 7 ng umaga at matatapos ng alas 4 ng hapon. Ito po ay libre, pero of course, ni-encourage po ang mga parokya to pay the solidarity contribution of 3,000 pesos. Yan po. And ito, malapit na po ito. January 20, 2024. Alam ko kasama dito si Sister Lori. Ito po yung 13th Lectors and Commentators General Assembly. Two sessions po ito. Isa pong umaga, that's 7:30 to 11:30. And the other one is 1 o'clock in the afternoon up to 5 p.m. At ang kanila pong tema, The Word with Compassion in a Grace-Filled Mission. Yan po, no? Ulitin ko po, ito po ay sa January 20, 2 sessions po sila. Meron lamang po registration fee na 150 pesos. Alam niyo na po kung bakit. Certificates, food, stipend, yan po. So magpa-register lang po kayo or tumawag po kayo for other information. Yan, para po kay, sa number po ni Father Ronnie Dicao, 0920-964-6260. Or Sister Gracia G. Santos, 0943-088-6499. Ayan po. Okay, Sister Lori, are you ready sa ating pong saint of the day? Yes, thank you. Si Isis San Honoratus ng Ailes. Siya ay pinanganak sa Gaul na ngayon ay Pransya. Mm-hmm. Sa kanyang pagkabata, itinakwil niya ang buhay ng isang pagano at tinulungan ng kanyang kapatid na si Venantus para makilala si Kristo. Kahit ang sarili nilang ama ay tumuto sa kanilang kagustuhan, ang dalawang magkapatid ay iniwan ang makamundong pamumuhay. Pumunta sila sa isang desyerto upang doon sila'y manirahan. Napadpad din sila sa Gresya kung saan namatay si Venantius nang dahil sa isang sakit. Nagkasakit din si Honoratus at tumanggap ng kautusan na dapat siya bumalik sa Gaul o Pransya. Sa timog na parte ng Pransya, doon siya'y nanatili kung saan tinatag niya ang isang monasteryo. Hanggang ngayon, ang komunidad ng monasteryo ay buhay pa rin. Ang kilalang San Patricio ng Ireland, sinasabi nila ay nag-aral din sa nasabing monasteryo. Si Honoratus ay naging obispo ng Arles at nakipaglaban siya sa maling katuruan. Namatay siya dahil sa kapaguran at pagtatrabaho bilang isang obispo. Okay, yan po ay si San Honoratus ng Arles. No? Talagang nagtrabaho siya para sa ating no? pananampalataya. Talaga, imagine. Medyo madalang po nating madidinig na talagang namamatay ang isang tao dahil sa kapaguran. No po? So yes. Talagang sobrang sipag po talaga. No? Neto. Yan. Thank you po, Sister Lori. At pwede na rin po siguro ang ating concluding prayer, Sister Lori. Yes. Pwede pong palit. Okay. Yes, at sa upan mo po. Santo. Amen. O Ginoo, mamalagwa ka king saup mo. O Ginoo, kapton may tingbengi king kekang sala. May painawa kay sana king kapayapan. At talakad mit mong tula, pansaganan sala ning bayong aldo king lagyum. Iti adwan mi king kapamilatan ning Ginoo may Hesus Kristo ng anak mo. Ang mabibi at magari kang bemo, at ning banalay espiritu, metong muking panga Dios, manggaman king alangangga. Amen. Manano na sanang imbay payang Ginoo, pagkalaman ang katamong beng mit mo, king kapainawan, ampon mapayapang kamatayan. Amen. Ilagyunig ipampon, king anak ang pong ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, at ipaalala ko din naman po ang mga programang atin pong aantabayanan. Mamaya pong 7:30, ayan, 75th years or 75 years full of grace with Reverend Father Joselito Among Tok Vital. At bukas naman po, Wednesday, January 17 at 6 o'clock, dahil nga po may nubina po sa Santo Niño, wala po silang umagang misa. Ang atin pong madidinig sa atin pong radyo at mapapanood ay misa sa Holy Rosary Parish, Angeles City. Ayan po, sa Pisamban, Maragul. Ano po? Ayan po. At 8:30 naman po, Kasangga't Kalusugan. 9 o'clock po, Public Service Advisory. 11 o'clock, Misa King Radyo with Reverend Father Edwin Semblante.
At 12 o'clock naman po, Kwentuhang Katoliko. Kasama po din po si Reverend Father Ramon V. Torres. Ayan po. And of course, hindi po natin pwedeng kalimutan ang ating mga regular listeners. No, hello po. Kumusta po kayo dyan? Sa ating po mga kasama sa Pampanga Provincial Jail. Salamat din po sa ating mga security guards dito po sa Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF and DSF Buildings. And of course, si Tita Paz na lagi naka-tune in. Tumatawag pa pagka na-delay ng konti. Ayan, hello po Tita Paz. Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abela ni Ma'am Prima Akiwa, Lolo Maximo and Lola Cecilia Arcilia, Tatang Aming, and Imang Banang Dizon, Sister Elmi Ronquillo, Brother Bonnie Gania, Reyes Family, especially to Imang Mercedes and Kuya Bernie, Miss Linda G. David, ganun din po ang Aurelis Bake Shop, no? And of course, yung pong Suzette Canteen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay po dito po sa ating mga programa sa radyo ng Bright FM. And habol ko lang po si Sir. Ayan, sabi po ni Ma'am... Ay, ayan po. Sabi po ni Miss Agnes Ablan o Ginu... Ay, sorry po, no? Kanina parang may nabasa ako sa kanya eh, no po? Ayan, basta nandiyan po siya. Greetings po kay Sister Sok din po, Martin. Nandiyan din po siya. And sabi ni Miss Angelina S. Garcia, thank you po, Karing. Mga santing yung reflection. Bengin Diyos ngan po, kabikay-kay. Salamat thank po, Miss Angelina S. Garcia. So, Sister Lori, eto na, no? Kahit pwede pa tayo magkwentuhan, lampas na pala tayo ng alas 7. So, last message po, paalam, pasalamat po, greetings po. Okay, so yung sinabi mo kanina, sister, tinatawagan ko lahat ng aking mga kasamang LECCOM members. At ang Archdiocesan Liturgy Commission, nagpapasalamat ako dahil doon napadpad ako sa BKK many years ago dahil nung ako yung maging secretary ng Archdiocesan Liturgy Commission, ako'y pinadala dyan, no? Kay Among sa BKK many years ago. I think it was 2012, 2013. Kaya napadpad ako sa BKK because I was made a secretary then at nag-invite sila sa ALC, which we call the Archdiocesan Liturgy Commission. So doon ako na-introduce sa ating radio station. Although, hindi pa sa atin, sa Archdiocesan. Yes po, no? Kasi 2015 tayo. ALC. Opo. Because of you. Tsaka sa Saturday, baka kasi magtaka yung iba, bakit 2 sessions? Kasi marami, hindi magkasya sa convention center. So, dinidivide kami, may morning session, depende sa mga vicariates at mga parokya. Kami sa St. John Marivianay, AM session kami. Mm-hmm. Kaya meron kaya PM session para dun sa ibang mga vicariates kasi hindi kami pwedeng magkasya. And then, of course, sister, again with your permission, yung February 7th yung reunion ng San Fernando Elementary School Batch 67. Sa February 17 yun, dahil kanina may sinabi ka sa... Ayo po, yung Bukare. Opo. So lahat po ng mga graduates, elementary graduates ng San Fernando Elementary School Batch 67. Wow. Meron tayong reunion. First grand reunion namin after more than 50 years. I think 53, 54 years. So, kaya tinatawagan po namin lahat. And of course, with your permission and kindness, sabi ko kay Amo, pag malapit na talagang sinasabi sa mga after the programs. And of course, sa lahat po ng ating mga suki, mga kabarkads, no, mga loyalista ng Bright FM, maraming salamat po sa pagkantabay ninyo sa lahat ng ating mga programa dito, especially BKK and also KK at yung ibang mga programa dahil po lumalago ang ating pananampalataya. And special mention po kina sisters Seni Chamyan and Leia Chamyan, sisters Eli Lumbang and Beth Gonzalez and Tolian Gonzalez din. So, si palagi si Doctora Det Aguilar, no, ng San Agustin Parish, to sisters Baby Becca, Beth Lynette Apuntalang and their families, to sisters Matt Ludi Loling Tay Konglan Jen Kong Oming Kong Olong, sister Rebs and
Dean and all their families, to Sister Carol and Brother Joe Diaz, to sisters Sister Malu, Brother Nes and Pocoy, to sisters Son Cunanang, Son Bincang, Jeffrey Cunanan, Cory Pascual, Claire Arcega, Bernie Laksamana, Diet Santos, Quisio Ojero, Son Kadyang, Dali De Leon, and Mayat Chua, and all handmaids of the Lord Pampanga chapter. And of course, kay Apong Luding and all her angels at the Mother of Good Counsel Seminary, palagi daw sila talagang nakikinig, no? And syempre, yung mga guards natin, seminarian staff and priests. Kay Dr. Risa Miranda and her kids, Brother Jojo Gonzalez and family, to Sister Beth and Brother Hilma Sangkay, to Sisters Kay Olet Aubrey and Brother Roland, Father Jess Layog, maraming salamat po, Father Jess. And of course, kay Sister Edith and Brother Daffy of St. Francis of the Vision, Sister Marlene and Betcha, at lahat po ng taga Solana 1 and 2, St. Jude, Phases 1, 2, 3, 4, lahat po ng nakikinig, mga silent viewers and listeners sa San Fernando Public Market, both old and new public market, and lahat po ng ating mga ibang suki, mga nameless persons, pero sila po ay nag-aantabay. Maraming salamat po. Dahil sa inyo, nandito po kami. So, see you again next Tuesday. Thank you for having me, Sister Doris. Yeah. Hopefully, Sister Bates will be with us next week. Maraming salamat po. Good night and God bless us all. Thank you, Sister Lori. And then, yung pahabol, sabi ni Ma'am Nesga Sabla, no? Thank you so much po, Sister Doris and Sister Lori. Ingat po pauli. Thank you po, Ma'am Nes. Ayan. So, muli po, no? Sister Doris po ito sa pangalan po ng ating station administrator, Reverend Father Joseph Mary Bakay. Atay niya po, mas mahalaga po ang tao kesa Sabat. Yun po yung tanong ni sis. So, ayun po, wag po nating kalilimutan yon. At muli po, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa lahat ng mga programa dito sa 91.9 Bright FM. Thank you po, Sister Lori, again. Sister. Thank you po sa inyong lahat, si Sir Carlo and si Engineer Abel, na nakasama po natin ngayon. So muli po, thank you and God bless us all. Bye-bye. God bless.